The prayer of the righteous person is powerful. Hi, my name is Adrian Milag and welcome to Kuya A Vlog of Inspiration. You know, today is September 23, okay, and this is the day of feast day of Padre Pio. And you know, Padre Pio is one of my favorite saints, okay, nung napanood ko yung life story niya, sobra na inspire ako. And talagang very faithful siya sa Diyos, yung obedience niya kay God. Alam niyo yung even though he was persecuted by the church, okay, he's the church because ay maniwala sa kanya, psychopath daw siya and everything, alam niyo yun, but still persevere, okay, na alam niyo yun, yung mga tao na nandyan pa rin sa kanya, supporting him, believing in him, and yung iba ginagawa pa nga siya parang, alam niyo talagang sobrang sumikat si Padre Pio noong panahon niya. And why I'm sharing this, because Padre Pio is one of, masasabi ko na one of the most powerful men na buhay sa mundong to. And, you know, prayer, okay, prayer is so powerful, and especially the prayer of the righteous person. You know, the devil, takot na takot ang demonyo sa prayer. Sa prayer mo, yes, that's why when you pray, napansin mo ba to, pag nagpe-pray ka, parang alam mo yun, kung ano naiisip mo, parang nadidistract ka, ang dami sa distraction. And it's not a coincidence na nangyayari yan, na parang may mga distraction. Talagang sinasadya yan ng kalaban na guluhin ka, because your prayer is powerful, especially that if your prayer is not for yourself, but kung yung prayer mo is for other people. Alam mo, grabe, very powerful yan, lalo na kung very selfless ang prayer mo. And because if you pray, okay, selflessly, if you pray for that person, pray with, alam mo yun, talagang you beg God for that prayer, grabe, miracles will happen. And I believe if you will continue to intercede for other people, you continue to pray for other people, guess what, hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay, God knows what you need mo. Okay? Kung yung need nga ng ibang tao na pinagdadasal mo, binibigay niya. The more pa kaya yung need mo. I believe, alam mo, ako witness dyan ng the power of intercession. And I've been part of the intercessory ministry for 2 years. Doon ako nag-serve and sobrang na-develop talaga yung faith ko sa Diyos. And because of prayer, I can able to overcome many problems in my life. Yun kasi nagpatatag sa akin. Yun, dun ko naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. And by praying to other people, okay, and yung lalo na yung natutupad yung ano, yung mga dasal nila because you prayed for it. Eh, sobra talagang ang sarap sa pakiramdam na may isang tao na natupad at isa ka dun sa nagdasal sa dun sa pinagdadasal niya. And dun ko rin na witness na hindi ako pinabayaan ng Diyos. God never abandoned me, and he alam mo yun, yung he knows the prayers in my heart. Kahit na minsan pag nagdadasal ako, nakakalimutan ko na yung pagdasal, yung mga wishes ko, yung mga hiling ko, alam mo yan. But we cannot outgive God, okay? We cannot outdo God because God knows everything. He is omniscient, okay? God knows everything. And if
you will pray, okay? Pray and pray and pray for other people. You continue to pray for your loved one. You continue to pray for your friend. If you will continue to pray for your enemy, expect that God will bless you more abundantly. Okay? So I hope na bless at inspire ka, okay, sa video vlog na ginawa ko ngayon. And if you want more tips and inspiration from me, just visit my website at www.adrianmilag.net. So, ayan, may background pa ako, yung anak ko naglalaro sa likod. So again, this has been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Bye! Bye!